Samantala, hindi lang po mga kapuso nating tsuper ang pinahihirapan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pati pong ilang biyahero ng gulay ay umaaray na rin. Kaya naman, sa Kamara, tinatalakay na rin po kung posible nga bang tanggalin ang value-added tax sa langis. Ito na nga kaya ang solusyon sa napakatagal ng problema? Ang mga binibili nating produkto parang namamasahi rin para makarating sa mga palengke. Kaya kung tumataas ang krudo, tumataas din daw ang presyo ng produkto. Ito mga talong halimbawa na ibinenta ng biyahera ng gulay na si Vilma. Piso kada kilo na ang singil ng inarkilang truck para maibiyahe mula Nueva Ecija hanggang Bagsakan sa Balintawak Market sa Quezon City. Kung nakuha niya ang talong ng 18 pesos kada kilo sa Nueva Ecija, ipapasa niya ito sa Balintawak Market ng 22 pesos kasama na ang tubo. Eh, siyempre, kung mababa ang presyo ng langis, edi mababa rin ang trucking namin. Ganun. Pagkano mapataas ang pataas. Pataas ng pataas, pataas din ang trucking. Siyempre, ala ka nang halos kikitain. Ang 22 pesos kada kilo, ibibenta ng mga middleman sa Balintawak ng 30 pesos kada kilo. Kaya ang talong na 18 pesos lang sa Nueva Ecija, 40 pesos na kada kilo pagdating sa palengke sa Visayas Avenue, Quezon City. Pinatungan na rin ang ginamit nilang gas sa pagpunta sa Balintawak. Pakataas po ngayon ng gas. Ang service ko minsan 150, 200. Pero kahit may ari ng mga truck, umaaray na rin. Hindi raw sila masyado makapagtaas ng singil dahil hirap din ang mga umaarkila sa kanila. Maliban daw sa presyo ng petrolyo, dagdag pasakit din ang mataas na tol at maging ang kotong. Bago tumataas yung sa market, tumataas muna yung sa transport, in transit. Sa Kongreso, tinalakay ng ilang mambabatas ang panukala ng grupong bayan sa pagtanggal ng value-added tax sa langis. 6 na piso kada litro raw kasi kung sakali ang matitipid. Malaking bagay, lalo na't halos lahat ng galaw natin na didiktahan ng presyo ng gasolina. Halos lahat ng bagay na kinukonsumo natin, mapasok talaga yung krudo, yung langis sa mga produkto na yan. Kaya tatagos talaga yan, hindi lang mismo dun sa paaraw-araw natin sa LPG, mismo pagbili natin ng kuryente, pagbayad natin ng pamasahe, at pagbili mismo ng gulay at ng iba pang bibilihin sa palengke. Ang minorya, handa raw suportahan ang suspensyon ng VAT sa langis. Lower the VAT. Because taxes is subjective, hindi ka pwedeng magbababa lang sa isa. Pag binaba mo, bababaan mo lahat. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, lalo natin pinaigting ang ating price monitoring. Lagi naman natin sinasabi na hindi malaki ang epekto ng pagtaas ng gasolina sa presyo ng basic goods. Habang walang nagagawa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis, naiipit si Juan dahil hindi naman masabayan ng kanyang kita ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo.